Ipinanganak man sa loob ng piitan, hindi po ito naging hadlang para magkamit ng diploma sa kolehiyo ang isang lalaki. Ang katuparan ng kanyang pangarap, parang paglaya na rin ng kanyang ina at lolang nakakulong pa rin. At yan po ang good news ni Cara David. Espesyal ang araw ng pagtatapos ng anak para sa kahit sinong magulang. Pero sa graduation nung nakaraang linggo ng Holy Angel University sa Angeles, Pampanga, may isang estudyante na walang magulang na kasama. Isinilang sa loob ng kulungan si Paul Oliver Pili o mas kilala bilang Pao, na hatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa kasong estafa ang kanyang ina at lola. 20 taon na silang nakapiit sa Women's Correctional. Kahit lumaki po siya sa loob po ng kulungan, lumaki po siyang isang mabuting tao. Hindi man nila kadugo, nag-ambag-ambag ang mga preso at jail guard ng pera para mapag-aral ang bata. Di mo man nakakalain sa loob ng isang kulungan na magkakaroon sila ng isang graduating student. Yung napag-aral nila, nakita mo yung buti ng ugali nila. Nang tumuntong ng kolehiyo, tinulungan si Pao ng ilang mga pari ng Pampanga para maging scholar ng Holy Angel University. At kamakailan, natupad ang pangarap ng batang isinilang sa piitan. Binisita ko sa koreksyonal ang ina at lola ni Pao. Bit-bit ang magandang balita tungkol sa nawalay sa kanilang sanggol. Labis ang tuwa ni lola natin na ngayon 79 years old na nang makita ang mga litrato at video ng graduation. Parang nai-imagine ko kasama niya ako sa stage. Pero hindi ko nayakap, hindi ko na-congratulate. At nang iparinig ko sa kanila ang mensahe sa kanila ni Pao. Ma, lola, para sa inyo ito, thank you very much sa prayers nyo. Kahit di man tayo magkasama ngayon, pero feeling ko nandiyan pa rin kayo. Itong graduation ko na dedicate ko para sa inyo. Ito ang bunga ng pagkakulong namin. Pinaghiwalay man ng rehas ang kanilang buhay, pinagtugtong naman ng malasakit ang kanilang mga panaginip. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.